Magandang araw, Marinduque! Isang magandang hapon ng Sabado. Ngayon po, ikalabing siyam sa buwan po ng Setyembre, 2020. Mula po sa silid pambalitaan ng Marinduque News Network, ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At ako po ang inyo po magiging tagapagbalita ngayong hapong ito, Adrian Rosales. Ngayong hapong ito, mga kababayan at sa mga taga Marinduque, ano? At sa lahat din po ng ating mga kababayan sa labas po ng ating pong lalawigan at sa iba't ibang panig po ng mundo na naabot ng ating programa, narito po tayo ngayon upang ihatid po sa inyo ang official na pahayag ng punong bayan po ng bayan po ng Gasan. Hinggil nga ni po dito po sa patient number 24 na kung saan ito po ay nasa bayan po ng Gasan. Alamin po natin kung ano po yung mga hakbang na ginagawa ng pamahalang lokal ng bayan po ng Gasan dito sa ating lalawigan. At ano na po ba yung pong mga balita, ano po, para tayo po hindi maligaw dito po sa mahalaga mga kaganapan dito sa ating probinsya, especially ito pong ating pagtutok sa COVID-19 dito po sa ating lalawigan. At ngayon po ay ating pong kinokontak na po ang butihing mayor ng bayan po ng Gasan, ano po, si Mayor Vicky Laulim, upang hingin po siya ng pahayag patungkol po sa issue nga po o dito po sa kaso po ng COVID-19 sa bayan po ng Gasan. Sa mga kababayan po natin, ano po, nasa kabilang linya na po ang ating butihing Mayor Vicky Laulim. Kaya sa lahat po natin mga kababayan, huwag po kayong bibitaw. Samahan niyo po kami, especially po yung mga kababayan natin sa Gasan. At ating pong alamin kung ano po ang mahakbang na ginagawa ng pamahalaan lokal ng bayan ng Gasan. Ngayon, ang bayan po ng Gasan ay mayroon pong kasalukuyan na naitala ng kaso ng COVID-19. At narito na po, kasama po natin sa magitan ng linya ng telepono ang ating butihing Mayor Vicky Laulim. Magandang hapon, Mayor. Magandang hapon din sa inyong lahat. Opo. Mayor, kumusta na po? Okay lang, although maraming problema. Opo. At Mayor, okay. Kami po ay napatawag po sa inyo, ano po, upang ating pong hingin yung official po niyong pahayag. Sapagkat marami nga po na naglalabasan sa social media, may mga kababayan po tayo na hindi po maintindihan kung ano na po yung lagay po ng bayan po ng Gasan, lalo't meron po tayong kaso po ng COVID-19. Mayora, hingin po namin ang inyo pong pahayag para po sa ating mga kababayan. Go ahead po. Okay. Last Friday, nag-issue ako ng executive order. Mm-hmm. Kasi nagkaroon ng positive na house test, hindi lang tao na individual, kundi per family na yata ang nangyari. Kaya napilitan tayo na yung bagong bayan, mayroon siyang tatlong sityo na nilagay natin sa ECQ. Uh-huh. Tapos meron tayo yung mga ratio kung saan yung sentro at yung mga kasunod nun ay medyo GCQ. Opo. Tapos meron pang yung medyo yung radius, malayo, kailan talagang malaki ang maapektuhan. Dahil gusto natin na maging sure, sigurado na ang lahat ng mga nasa barangay Bili ay ligtas sa COVID. Kasi itong virus na ito ay hindi natin maintindihan. Kuminsan, ay pag-check natin, nag-negative, pero pagkatapos, nagiging positive. Opo. Kaya, ang ayaw natin, marami pa rin kasing pasaway. Opo. Yung iba, talagang hindi nagsusuot ng face mask at saka distancing, hindi rin nila sinusunod yun. Kaya marami tayong mga ginagawang restriction ngayon na sana naman maunawaan. Kaya pati sapagkat yung palengke natin ay nasasakupan ng barangay Dili, meron din siyang mga pagbabago na pinapatupad natin sa kasalukuyan.
ang mga nagtitinda doon, ang mga taga-Bagong Bayan, pinagbawalan din natin na sana sa looban ng 12 days na under quarantine sila, ay masunod nila kung ano ang tama at wag na yung nagtatampuhan, nag-iingitan, bakit yung iba ay pwede makapamalengke, makapagtinda, bakit yung iba hindi. Yung pala, ang ginawa ni Kapitan Ren Telda, yung mga taga-Bagong Bayan, sinabihan na niya na kung kayo ay may paninda o mga isda na mga madali masira, ay kung may bahay kayo na matitirhan outside dili, ay gawin na ninyo at nang kayo ay pwede pa rin makapagtinda. Yun ang pinaliwanag sa akin kanina ni Kapitan Ren Telda ng Barangay Dili. Opo. So siya nagbigay ng ganong sistema na hindi ko naman alam na siguro dahil lang sa kawawa naman itong mga negosyante kung sa ngayong panahon mawawalan pa ng source of living, kaya parang binigyan na niya ng laya na makapagtinda kung sila ay titira, may titira sa kalapit barangay. At tulad sa Barangay Uno, Barangay Pangi, Tingyon, ganon. Apo. Mayora, kasi po iba-iba po ang lumalabas po ngayon dito po sa mga sa social media ano na tungkol po dito sa pasyente. Nasaan po ba talaga itong nagpositibo na ito na pasyente ng COVID-19? Ang patakaran ganito, Adrian. Opo. Basta't nag-positive yan, ayan ay dinadala namin at doon ina-isolate sa municipal yung facilities namin. Quarantine facilities, isolation facilities, meron tayo niyan. Meron tayong 33 beds. At sa kasalukuyan, ang alam ko, as of Friday, meron tayong 14. At ang tatlo doon ay taga-Dili. At ang hindi natin ma-sure ay yung mga darating pa na mga LSI ay kung sila ang patakaran na ngayon ay talaga ino-quarantine sila. At kung gusto nila umuwi sa kanilang bahay, kailangan ma-deploy yung mga brep at yung mga kapitan kung saan sila talaga naka-house, i-inspeksyonin yung kanilang bahay kung talagang may sarili silang bedroom at sariling toilet. Ay ang problema, Adrian, matigas ang ulo ng iba. Ayaw talaga, ang gusto isa ka lang sariling bahay. Ay kung hindi naman qualified yung kanilang bahay, ay paano mangyari? Kaya yan ang nagiging sakit ng ulo natin. Opo. Mayura, kasi po may mga lumalabas na ito daw pong patient number 24 ay wala sa ating pong probinsya at wala sa Gasan. So, gusto ko po sa inyo pong mismo manggaling, ito po ba ay totoo? Ito po bang ating pasyente ay nandito po sa ating lalawigan o nasa Maynila? Yung taga-Dili na may negosyo sa Dili, opo, ay nung nalaman na siya positive, umalis na agad at nagpunta na sa Maynila para doon na siya magpa-confine sa hospital sa Manila. Hindi ko alam kung saan lugar, basta't ang balita, dalawa o tatlo sila yung mag-asawa saka may kasamang isa pa, they left right away nung malamang sila ay positive. Kaya nagpa-confine sila sa ospital sa Manila. Yun ang sabi ni Doktora Abby. Opo. So ito pong inoobserbahan po ngayon habang naka-lockdown po yung area at nasa ilalim po ng ECQ, ito po yung mga na-expose po ba dito sa mga pasyenteng ito? Na-expose at yung iba, nag-positive. Nag-positive po sa oo, sa rapid test po, ma'am? Oo. Tapos ngayon, ang alam ko, lahat sila nag-PCR swab. Kaya antayin pa yung result nun. So, normally, it takes 5 days. Hinihintay po sa ngayon yung pong resulta. Oo, yung result, oo. Opo. Pag naman sila'y negative na, ay pinapauwi na sila, kaya lang tinitingnan din yung kanilang facility. Sapagkat sa ngayon, ang pagkaintindi ko ang provincial hospital ay medyo hirap din mag-accommodate ng mga cases ng COVID. Opo. Mayora, ito lang po yung mayroon din po kasi nakarating po sa amin regarding po dito sa mga uuwi na LSI.
gaano po katotoo na sa ngayon po ay pansamantala pong hindi muna pinapayagan yung pag-uwi ng ating mga LSI para po sa kalinawan ng ating mga kababayan? Ang pagkaintindi ko ay parang si Governor din ay reluctant at parang ayaw na rin magtanggap ng LSI. Samantalang ngayon, ang buong Marinduque ay merong mga cases ng COVID. Mm-hmm. Kasi ang totoo lang nito, yun ang mga LSI, talagang problema natin. Mm-hmm. Kasi hindi sila totoong merong mga PCR result o di kaya ay sila ay talagang negatibo. Mm-hmm. At ang sakit pa ng ulo, yung mga LSI pag umuwi ay parang bakasyon na, the whole family. Mm-hmm. The whole family. Opo. Kuminsan ay manangloko pa buntis daw sa yung pala nagsabi ng totoo para lang makauwi. Kinatwiran buntis na awa siguro pinayagan porque buntis. Ayan, totoo, hindi pala buntis. Eh meron ba? Tingnan mo naman ang ginagawa. Paano na tayo nito? Opo. Siyempre, gusto natin for the sake and the benefit of all, kailangan COVID-free tayo. Kawawa naman. Kasi ang nangyari ngayon, dahil parang pagkaintindi, airborne na itong virus na ito, uh-huh, ay kung magkaroon ng isang positive sa isang sitio, malamang yung buong ano na, kung di mag-iingat, magkakaroon din ng COVID. Ay hindi natin maintindihan ano ba itong COVID na ito? Ano ba ang totoo dito? Uh-huh. Okay. Sabi ko, mabuti pa ang gera, kita mo yung kalaban mo, ito hindi magkita. Di ba? Opo. Kaya talagang dapat ingat. You have to be very, very careful. Opo. Kaya yung ibang hindi naniniwala, kailangan naman. Kaya ako nga po yung nananawagan sa lahat ng, hindi lang sa inyo, buong probinsya ng Marinduque. Sana po maunawaan ninyo na sumunod dapat sa ating mga protocol, yung mga talagang dapat na gawin natin, katulad ng wearing of face mask, face shield, at higit sa lahat, distancing. Eh kasi yung iba hindi sinusunod. Pag nag-party, may inuman, ay ganun din. Oh. Kaya hindi natin, hindi naman kaya ng pulis, pulihin lahat. Iilan lang ang pulis natin. Ay kung sa isang barangay, mga 100 hanggang, paano mahuli lahat ng pulis? Opo. Kaya talagang dapat lang mag-ingat at sumunod. Tapos pag sila inahawaan, ay malaking problema. Saan ka pupunta? Saan ka magpapagamot? Ibang ospital talagang turn down na. Opo. Dahil sa dami rin ng pasyente. Mahirap na eh. Opo. Mayora, ano po yung paghahanda na inyo pong ginagawa? Ano po, lalo't ngayon po, nagkaroon na po tayo ng ganitong kaso sa ating pong bayan din sa Gasan. Meron po ba kayo mga hakbang na plano ba pong gawin? Lalo na po dito, sabi nga po ninyo, ay binabalak na ang mga LSI ay huwag muna papasukin. Kung sakasakali na ito po ay ilabas po o ito po ay isagawa ng bayan po ng Gasan. Meron po ba tayong target kung hanggang kailan ito pong hindi pagpapasok ng mga LSI sa bayan po ng Gasan? Actually, ang sakit ng ulo, hindi natin ma-determine. Pag may dumating na LSI na positive, eh matatagalan ang pag-declare natin na tayo ay ano ay. Halimbawa, new normal or what? Kasi mahirap kung may bagong dating na meron na naman dalang virus. Kaya alam mo, Adrian, opo, talagang pinipilit namin na yung mga naka-lockdown, yung mga stay home dyan sa bagong bayan, na for 2 weeks, ay bumili na kami ng pansupply na bigas at saka pagkain nila. Kasi hindi nga sila makalabas ng bahay. Ay di, siyempre, naghanda na kami, nag-release na ako na. Ayan, at pansamantala po na ayan, naputol po yung ating komunikasyon. Magbabalik po tayo. Babalikan po natin si Mayora upang mabuo po yung ating pong katanungan. Ano po? At yan po, sa lahat po natin mga kabayan, patuloy po kayong manood. Ano po? Huwag po kayong bibitaw sapagkat may ilan pa po tayong katanungan sa ating butihing mayor ng bayan po ng Gasan. So, sa lahat po natin mga kabayan, na mga kabubukas pa lamang po ng kailan pong mga Facebook, ngayon po ay ating po kinakapanayam ang mayor po ng bayan po ng Gasan, Mayor Vicky Laulim. Mayor, tuloy-tuloy po tayo. Ano po? Go ahead po. Hello. Opo. Naputol. Opo. Go ahead po, Mayora. Nakikinig na po kayo ng ating mga kababayan. Ganito,
Adrian, pati yung apor, isa pa rin malaking problema. Opo. Kasi yung apor, pabalik-balik. Siyempre, porque apor sila, ay pag dumating dito, papayagan, tapos aalis, babalik ulit. Ay, ang problema natin ay napakahirap i-monitor niyan. Kasi yung kabalik-balik nila, kailangan every time bumalik, itetest mo nang itetest. Ay kung weekly, yan ay bumabalik. Tapos ayaw naman nilang magpa-test na siyempre magastos din. Ayun ang problema natin. Tapos ngayon, merong ang tawag sa akin mula sa DILG, sa OFW daw. Maraming gustong umuwi dahil yung kumpanya nagsara. Sabi ko, ano ba yan? Gasinyo ba yan? Kasi kung talagang gasinyo, eh wala naman tayo mula gawa. Kailangan i-accommodate natin. Meron naman tayong evacuation. Yung ano ay quarantine at saka yung isolation facilities. May ang mga nakatira dyan. Yan, Adrian, ay talagang supplied natin ng food. Binibili namin sa restaurant. Ang budget, 420 a day per person. Per person po. Oo, I think na yun. 3 meals a day, dalawang snack. Ay, tingnan mo, paano yan? Kung dadami ng dadami. Kasi adong madideplete ang pundo natin. Wala namang gustong tumulong. Oo. Hindi naman magbibigay ang national government ng para sa iyong mga naka-quarantine o naka-isolate. Mahirap. Yun ang problema. Kailangan talaga maging maingat tayo para wag na madagdagan. Para na rin naman sa kaligtasan ng mga kabayan natin. Ginagawa natin ito, hindi naman tayo nagdadamot o nag-ano, umiiwas lang tayo sa sakit na hindi naman natin kayang ipaglaban din kung paano mo lalabanan itong COVID. O, hindi natin maintindihan. Diba? Ay, pag ikaw ay nag-positive, paano kung lahat iti-trace pa kung sino na-contact mo? Ang hirap yata nun. Opo. Opo. Mayura, kung sakasakali po na, kasi may mga kabayan po talaga tayo na talagang wala ng trabaho sa Maynila, gusto umuwi ng Marinduque, kung sakasakali po na talagang kailangan lang umuwi, mayroon ba tayong mga paghihigpit o pagbabago ng mga patakaran? Kasi dito po sa hinihingi sa kasalukuyan, eh basta nagpa-medical, hindi po malino kung yun ba ay yung rapid test lang or yung pong pa-swab. Kasi yan po yung nakakatakot nga po, kung basta medical, eh parang wala pong assurance kung ano yung kalagay ng totoo yan. Opo. Totoo yan. Eh, tsaka kumisang iba nagpe-peke pa. May nahuli na nga na peke ang dala. Ang hirap naman ng ganun. Ang importante, kung matanggap pa natin sila pagdating dito, talagang itetest din ulit natin. Opo. Para alam natin, diretso pa sa aming isolation or pwedeng umuwi sa bahay. Ganun ang sitwasyon ngayon. Tanong lang po, Mayora, yun po bang mga umuwi na LSI? Pag sino po ay tinetest, ano po, yung rapid test po nila, sino po ang sumasagot po niyan? Merong atakaran ngayon, ordinansa, ang sa province na yung mga LSI, parang dun sa babayaran, meron silang may diskwento. Pero sa amin, ganito. Ang pinalabas namin na ordinansa ay basta't may trabaho, halimbawa, at tinatanong, ikaw ba, sila ba dito na permanent or what? O aalis pa rin? Kasi yung ibang LSI ay pansamantala lang na umuwi. Pero pag may tawag na uli, yung kanilang trabaho, maalis din sila. Kaya yun ang sa, yung ating ordinansa, 700 ang ginawa per rapid test. Kasi binili din natin niya, wala na yung bigay ng DOH, yung ano, wala na. Tapos yung mga senior citizen, may diskwento. 20%, 50% yung iba. Yung ganun, kaya halos wala na. Okay. Wala, and ang problema dyan, baka mawalan kami ng pampalit. Yan. Kaya marami tayong binibigyan ng benepisyo. So Mayora, yung pong discount na yun, sino po ang sumasagot po nun? Kasi doon po sa original dati, 1,200. I think 1,200 yung dati.
Ngayon, kung 700 700 lang, 700 lang yung sa amin. Opo. Yung discount ay di munisipyo. Ayun, sinasagot kasi ko na. Kasi ang puhunan namin dyan sa isa, 750. Ay ginawa ng konsyal na 700 lang. Sabi ko, bakit hindi kung magkano puhunan yun? Para may pang palit ba? Opo. O tapos kung sino gustong diskwenton, katulad ng parang yung ano ay, PWD. Opo. Yan, 50% discount yun. O edi, lugi ka na ng kalahati. Kasi hindi ka naman nagtubo eh. Mm-mm. Hindi mo naman ginawang negosyan eh. Mm-mm. O kung magkano talagang puhunan yun talaga. Mm-mm. Edi parang sa iyong pondo na lang yung kukunin. Di, nagde-deplete ang pondo ng munisipyo. Ang sakit ng ulo, ay kung dumating ang araw, kasi ilan na lang yung aming rapid testing kit. Mm-mm. Ay kung kailangan nang bumili, ay magkano na lang mabibili nun. Mm-mm. Lalo kung ganyan, kalahati ang diskwento. Kaya, mahirap din. Opo. Mayor, kung sakali po maputol po yung ating tawag at tawagan po uli namin kayo. Mayroon po tayong gusto pong itanong ngayon. Ano po? Kasi medyo ito po ay tanong din ng ilan sa ating mga kababayan na nakakarating po sa atin. Regarding nga po dito, kasi doon sa radius po nung inyong doon sa affected, ano po, doon sa Barangay Dili o sa Bagong Bayan, eh parang sinasabi ng iba, bakit hindi kasama yung palengke? Kung doon sa iba po, pag sinabing 500 meters wide pabilog, ano po, ay sasakopin yung palengke. Parang yun ang tanong ng ibang ating mga kababayan, bakit hindi po sakop yung pamilihang bayan po ng Gasan. Hindi sa akop sa doon po sa radius po, opo, na naka-lockdown po. Sakop. Nasako po siya. Hindi lang center. Mm-mm. O nandun lang sa radius na parang GCQ. Mm-hmm. Kaya pwede pa rin mamalingke, open pa rin palingke. Kaya lang limited sa 30 customer per time. Mm-hmm. Pag lumabas yung 30 na yun, saka lang pwede magpapasok ulit. Mm-hmm. Yun ay basta 30 ng 30 dapat ang nasa loob. Opo. Yun ang patakaran. Saka lahat ang nagtitinda na ka-face shield. Opo. Saka yung bibili. Pag wala, no entry. Ay, medyo ako po kanina, Mayora, ay namalengke din po. Ano po? Sa totoo lang po, gaya po ng sinasabi nyo, maraming matitigas ang ulo. Ako po ay naka-face mask, naka-face shield, pero yun po mga iba nating kababayan at ilang magtinda, naka-face mask lang po, walang face shield. Yun na nga eh. Mm-hmm. Sabi ko, mura-mura lang ng face shield eh. Saka, kung requirement yun, ay talagang kasama sa... Kaya yun ang pinapamonitor ngayon. Sabi ko dun sa market inspector kay Miss Myla, pag hindi kompleto ang mga face shield at face mask, kailangan ilagyan na ng warning na no entry. Mm-mm. Mm-mm. Saka siguro po yung mga naka-duty po natin na tagapagbantay po ay talaga pong maging istrikto po sila. Ano po? Kasi kung nakikita po na yung iba ay nakakalusot, eh mahirap pong sawayin din yung iba, Mayor. Tama. Opo. So, Mayora, siguro salamat po sa inyo pong pagkakataon at sana po ay mabigyan linaw din. Kung halimbawa po may mga katanungan po, meron po ba kayong information center na pwede pong pagtanungan iba pa natin mga kababayan? Baka po meron po tayong ibibigay. Okay, Miss Dalia. Opo. Pwede ka siya ang information officer. Opo. So doon na lang po makikipag-ugnayan yung mga kababayan rin natin. Oo. Mayora, sige. Opo, bilang panghuli po, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan sa bayan po ng Gasan? Sa lahat ng mga minamahal kong mga sa inyo, ako po ay nakikiusap na magtiis-tiis po tayo sa panahon na ito at magkaisa po tayo. Sama-sama po natin labanan ang sakit na ito. Ayaw natin na tayo magkaroon ng mga nagkaroon ng sakit na COVID na hindi na gumaling. Ayaw natin na magkaroon ng casualty. Yun po ang ating intensyon. Kaya sana po itong ating mga ginagawa ay maunawaan ninyo. At panlangin po natin na sana sa lalong madaling panahon ay ito ay mawala na at malipasan natin ang parang higit pa ito sa isang malaking kalamidad na napunta sa buong mundo. Kaya ito po ay samahan natin ng panalangin. Kailangan po talagang tayo ay huwag makalimot, humingi ng tulong
sa Panginoong Diyos. Siya lang ang may kapangyarihan na maari makapagligtas sa ating lahat sa ganitong panahon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po tayo ay tunay na magkaroon ng puso na makipagtulungan at makiisa para po sa kaligtasan nating lahat, hindi lang ng isang tao kundi pamilya at buong bayan. Salamat po. Maraming salamat po, Mayor. At siguro po sa mga susunod po, makikipag-ugnayan po kami sa inyong tanggapan upang kung may mga mahalaga po tayong paliwanag sa ating mga kabayan at paglilinaw ay maibigay po natin, lalo na po dyan po sa bayan po ng Gasan. Salamat po, Mayor. Ingat po kayo okay, palagi. Okay, thank you din, Adrian. Salamat po. Bye-bye po, okay, Mayor. Okay, bye-bye. Thank you po. At yan po ang ating panayam live sa pamagitan po ng telepono sa ating butihing mayor ng bayan po ng Gasan, Mayor Lim. Ano po? At gayan po ng nililinaw. Ano po? May mga kababayan po tayo ngayon na naka-isolate pa rin po doon sa mga isolation area na inoobserbahan. Ano po? Sabi nga ni Mayor ay hindi po iilan. Parang pamilya na po ito. At ngayon po ay naka-lockdown yung ilang pong purok dyan po sa bagong bayan, sakop po yan ng barangay Dili, dyan po sa bayan po ng Gasan. At dun po sa mga kababayan natin na nagkatanong bakit po yung palengke ay bukas, sabi po ni Mayor, naka-lockdown kaya lang under po GCQ at may mga nakatanod din po dyan, may mga nagbabantay, ano po. Kaya panawagan din natin, ano po, dahil kanina na malengke po tayo, medyo talagang nakalulungkot, ano po, na may mga kababayan po tayo na hindi po sumusunod. So, mas mahirap po pagka po mas lumaki pa yung bilang ng mga positive at habang tayo po lumalabag, lalo pong magkakaroon ng paghigpit sa ating mga lugar. Kaya sa lahat, panawagan ito sa ating mga kabayan po sa bayan po ng Gasan, makipagkaisa po tayo sa ating mga namumuno sa ating pumbayan upang mas lalo po na masugpo natin malabanan ito pong COVID-19, hindi lamang po dito po sa bayan po ng Gasan kundi sa buong lalawigan. Ayan at maya-maya lang po tayo po muling magbabalik. Ilang mahalagang paalala at atin din pong kakapanayamin naman ang ating provincial health officer ng Marinduque, ano po, si Dr. Jerry Caballes. Nakikipag-ugnayan din po tayo ano po patungkol po sa mga bagong updates ng COVID-19 dito sa ating dalawigan. Yung po bang mga na-test ay ano na po ang status at yung po bang mga dati po na nakasama po dito sa bilang ng positive ay mga naka-recover na po ba? At ano po yung mga bagong patakaran? Kung mayroon man, ay ating pong hihingin. Tayo po yung magbabalik pagkatapos po ng ilang mahalagang palala. Ito pa rin po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas at ako pa rin po ang inyong lingkod, Adrian Rosales. Patre de Luce Special Organic Vinegar, the 17 types of anti-cancer herbs. A lot of people call it a miracle vinegar. Bakit po? Dahil nga po, meron siyang 17 types of anti-cancer herbs na lima lang po ang pwede kong ibigay. Purong katas ng sariwang insulin plant, purong katas ng luyang dilaw, purong katas ng sariwang mangustin, purong katas ng dahon ng malunggay, at purong katas ng sariwang prutas na guyabano. Kaya nga po, halina po kayo at bumili at magamit nyo at kayo na rin po ang makakapagsabi na talagang epektibo po sa halos lahat ng sakit ng tao. Ang sekreto nga po, inuulit natin na sa tamang paggamit po. Kinakailangan ko po kayo makipag-ugnayan sa amin. Ito na po ang alay ko sa inyo na 9 years kong pinag-aralan. Salamat po.
Paraminang parami ang umiinom ng Best Cafe. Mula Luzon hanggang Mindanao ay umaapaw ang mga testimonya ng mga taong natulungang gumaling sa kanilang karamdaman. Ako po si Dennis Alejo, number 1 Batangas. Problema ko dati ang blood pressure ko. Pero araw-araw pagkagising ko ay Best Cafe agad ang iniinom ko. Nang huli akong magpa-check up, normal na ang blood pressure ko. Grabe talaga ang Best Cafe. Mahusay! Best Cafe 8-in-1 Coffee. Mayaman sa malunggay. Mangosteen, guyabano, barley grass at agaricus mushroom. Sugar-free ito dahil all-natural stevia ang sangkap. Aprobado ng Food and Drugs Authority. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Bilang aming pasasalamat sa lahat po ng tumatangkilik sa Best Cafe, Best Juice at Best Cups at bilang isang paraan upang kami ay makatulong sa ating mga kababayan sa panahong ito ng krisis ay aming inilulunsad ang The Best Bravo Big Time. Muli po tayo nagbabalik mula po sa silid pambalitaan ng Marinduque News Network dito sa Balitaan sa sentro ng Pilipinas. Ako pa rin po ang inyong tagapagbalita, Adrian Rosales. At kanina po ay katatapos lang po ng panayam natin sa butihing mayor ng bayan po ng Gasan. At ngayon naman po ay ating po makakasama naman at hihingi din po tayo ng mga updates na patungkol po naman sa kabuuan ng ating pulalawigan sa magitan po ng Provincial Health Officer ng Marinduque PHO, si Dr. Jerry Caballes na kasama na rin po natin sa linya upang magbigay din po ng linaw ano po yung mga radios, ano po yung pong mga sakop, ano po, para mas malinawan po tayo sa pamamagitan po ng ating Provincial Health Officer. Magandang hapon, Doc. Live na po kayo sa Marinduque News. Magandang hapon, Adrian, no? At sa ating mga tagapakinig. Opo. Yes. Go ahead, Doc. At bago po ang lahat, kumusta na po ang update po, latest update po sa ating pong lalawigan? As of today, no? Meron tayong 24 cases ng COVID-19 dito sa ating probinsya. Uh-huh. At naitala kahapon, no? Noong nalaman natin yung 24th case. Uh-huh. Na na-confirm lang, no? Actually, matagal na nating alam yung kaso, pero officially... Opo, Doc. Medyo nawala. Sa region. Yeah, sige. Na lang na yun. Opo. At by operational system natin sa health, sa health, mm-hmm, ay nire-report lang natin locally yan kung ma-confirmed namin from the regional health office. Okay, so 24. So, maganda pa rin ang tayo natin sa pangkalahatan, no? Although, syempre, nakakabalita tayo ng mga desisyon na sa tingin ko naman ay may basihan, no? Mm-hmm. Ng ating mga local government dahilan na rin sa kagustuhan nila na talagang matugunan yung posibilidad ng pagkalat ng coronavirus na ayaw naman nating mangyari talaga, no, dito sa ating lalawigan at mm-hmm sa ating mga bayan, no. Opo. Kasi Doc, may mga lumalabas po na okay, parang nagbabalak po yung ating mga Yes, Adrian. Opo. Doc, may mga kababayan, may mga lumalabas po kasi ngayon na may mga local official po tayo na parang gusto po nila na pansamantala na wag na po muna papasukin yung ating LSI. Hello, Doc. Hello, Doc. Diga, ayusin lang po natin yung atin pong komunikasyon kay Doc Jerry. Hello, Doc. Apo, saglit lang po at medyo inaayos lang po natin yung atin pong linya para po marinig po ng ating mga kababayan. Ito pong tungkol po dito sa ating katanungan. Ano po? Ayan.
Hello po, Doc. Ayan. Hello? Ayan. Rinig na po nyo, Doc? Hello? Rinig na po ninyo? Yes, hello? Ayan. Sige, tatawagan po namin. Doc, tatawagan po uli namin kayo. Hello, hello? Ayan. Medyo nagkakaroon lang po tayo ng problema technical, ano? Ayan, at nakikipag-ugnayan pa rin po tayo sa ating provincial health officer. Ayan. Hello, hello, Doc. Yes, hello. Opo, kinignan po niyo ako. Yes. Doc, balikan ko po yung tanong ko pong iniwan. Ano po? Kasi may mga officialist po tayo ng lokal na pamahalaan na parang nagbabalak po sila na pansamantala po na wag mo nang papasukin ano, yung mga LSI sa ating probinsya. Ano po ang masasabi po natin dito? Yung desisyon ng hindi pagpasok at pagpasok ng LSI mm-hmm. ay siyempre binigay sa kamay ng mga local government units. Ano? Mm-hmm. Pero ang paalala ko lang, dapat chine-check natin yung probably hinihinga ng opinion, no? Mm-hmm. Yung at least yung regional interagency task force patungkol doon sa COVID dahil malinaw ang national guideline na ang SLI ay dapat tinatanggap no mm-hmm. ng mga local governments. At wala akong alam sa ngayon no na nagbabago yung ganong patakaran at inaatasan lahat na yung LSI, no? Yung locally stranded individuals ay dapat tinatanggap ng mga local government units. Mm-mm. So kung may mga desisyon, no? Although syempre marami ring guidelines especially kung mababasa mo, no, yung mga DOH guidelines patungkol din sa LSI, binibigyan sila, no, ang local government units ng karapatan para ma-contain ang COVID-19 at sa pagbibigay ng karapatan na yon ay sinasabi rin ng mga guidelines na binibigyan sila ng kalayaan para maglagay ng mga estratehiya para ma-contain yung COVID-19. So, yung mga bagay kasing ganun, no? At sa kinadami-dami ng guidelines na lumalabas, ay siguro nasa subject sa kanya-kanyang interpretasyon at naging daan para siguro magdesisyon yung ilang opisyales ng mga local government units dito sa ating bayan dun sa ganong tema ng mga desisyon, no? Pero sa ngayon, ang alam ko, yung national government policy ay dapat hindi tinatanggihan ang pagpasok ng LSI sa iba't ibang bayan, no? Doc, kasi po ganito, ito po ay hindi rin po malinaw ano po sa ating mga kababayan. Marami daw po kasi mga pumapasok natin mga LSI, may mga pinepeke po yung kailang medical yung kailang medical ano po at hindi po nagdideklara ng tama. At ano po ba yung masasabi po natin dito? Kasi minsan talagang medyo ito po ay challenge din. Ano po, kung papasok po, lahat ay papasok ng mga LSI natin ay hindi po nagiging honest. Ano po, at hindi po dadaan sa proseso. Eh, posibleng talagang dumami. Ano po, madagdagan yung bilang ng ating mga COVID positives sa ating pong probinsya. Mayroon po ba tayong pwedeng isuggest na pwedeng idagdag sa mga protocols? Ano po? Or pwede kaya na before pauwiin yung ating mga kababayan, ay mag-undergo na sila ng rapid test doon sa kabila bago po sila pumasok sa ating probinsya? Okay. Sagutin ko muna ng isa-isa, no? Opo, sa konteksto, yung tanong mo. Opo. Kasi maraming implication yung question mo, eh. Opo. Number one is, yung bang mga LSI ay dapat pwedeng pigilin
natin ano sa pagpunta dito. Ang sinabi ko nga kanina, opinion ko lang naman ito, no? Mm-hmm. Ay sa aking interpretasyon, kung titingnan mo yung konteksto noong policy ng national government, ay hindi dapat natin pinipigil yung pag-uwi ng LSI. Mm-hmm. Pero sa isang banda, tama ka, sinasabi mo na inaabuso yung paggamit ng LSI. So therefore, ano ba yung definition ng LSI? Sino ba yung mga tao na pwede mong makonsider sa LSI? No? Unang-una pa naman, no, nung dinefine yung LSI, as the term implies, no, ay locally stranded individual. Mm-hmm. Ito yung mga tao na stranded lang, as the term implies. No? So ang ibig sabihin nito, ito ay mga taga Marinduque, applying it dito sa ating lalawigan, no? Ito ay mga taga Marinduque, kung sa bayan ng Buac, ito ay mga taga Buac na naabutan lang nung lockdown noong Marso, Abril hanggang pababa, no? Mm-hmm. Nung magdeklara ang ating presidente na walang gagalaw. Remember nung March, second week or third week, I think, ng March yun, mm-hmm, nung nag-announce ang presidente natin ng enhanced community quarantine sa Metro Manila, marami ang naipit doon, no? Mm-hmm. And yung mga naipit dahil doon sa mga later pronouncements ng ating national government na pinatigil ang eskwela, pinatigil ang ilang mga trabaho. Mm-hmm. So, ang mga naipit doon, hindi lang yung mga pumunta doon. Tapos, hindi na nakabalik dahil huminto nga at pinag-utos ng national government na wala munang gagalaw, mm-hmm, na pati ang transportation natin ay pinatigil. Included doon later on ay mga estudyante, mga laborers na ini-import sa mga construction companies, no, sa Metro Manila na ang labor ay kinukuha dito sa ating lalawigan, no? Mm-hmm. So yung strictly speaking, yung pag sinabi mong LSI, ito yung mga taga rito talaga sa atin. Mm-hmm. Dito naninirahan, dito ang mga pamilya at naipit lang, no, sa iba't ibang lugar dahil doon sa lockdown na in-impose, mm-hmm, no? So, may mga suggestion na lumutang later on para ma-expand yung definition ng LSI. Pero officially, yung sinabi ko ang hanggang ngayon ang definition noong LSI. No? So, kung titingnan natin at maghihigpit tayo at gusto nating maging consistent, no, dun sa national policy, at hindi mabali yung national policy to the point na baka makastigo tayo, mm-hmm, ng national government. Because remember, di ba may kaso, yung unang umangal dyan ay si Richard Gomez, no? Mm-hmm. Mayor ng, I think, Governor. Mayor ba siya? Governor. Ng Ormoc. Apo. Na ayaw niyang magpapasok dahil nga natatakot siya at alam niya na yung mga LSI ay pwedeng sila ang magdala ng kaso doon sa kanilang lugar. At immediately ay trinet ng national government na kapag ginawa ni Mayor Richard Gomez yun, ay pwede siyang kasuhan ng national government. No? So sa pagkakaalam ko, hanggang ngayon, ay hindi pa nagbabago yung pulisiya na dapat hindi natin tinatanggihan ang LSI. Pero again, we have to define yung LSI at dapat maghigpit na rin tayo dun sa pumapasok at talagang busisiin ang mga dokumento at alamin kung ang mga pumapasok sa atin ay talagang mga tunay na LSI. Mm-hmm. At yung mga tao na LSI ay dapat talagang ang intensyon ay mag-stay dito sa Marinduque. Mm-hmm. At again, by definition, dapat may pamilya sila dito, no? May, mm-hmm, mga kamag-anak na pwedeng kumukup at pwedeng sila
kumbaga, may mga kamag-anak na magpapatunay na talaga na sila talaga ay taga Marinduque at naipit lang, no? Mm-hmm. Sa iba't ibang lugar dahil dun sa lockdown, you know? Mm-hmm. So, yun. Sa akin, dapat umiko tayo dun sa dalawang sinabi ko para magdesisyon, no? Mm-hmm. Patungkol dun sa LSI. Pero syempre, naiintindihan ko yung pagnanais at intensyon ng mga government officials na nagsasabi na wag muna tayong magpapasok ng LSI. Okay? Naiintindihan ko yon. Pero ang sabi ko nga, dapat binabalansi din natin yung kagustuhan natin, no? Na hindi magkaroon ng kaso at yung ating obligasyon, no? Na kupkupin yung ating mga kababayan na lehitimo na talaga namang naipit lang sa kaligitnaan ng COVID-19 pandemic. No? Sabi ko nga, isa sa mga post ko na sinagot ko, yung isang nagtanong na pwede ba dapat i-lockdown na muna natin. When I say lockdown, isara muna. No? Ang punto niya is isara muna natin ang border at huwag magpapasok ng tao. Mm-hmm. Madaling sabihin yun. No? Pero ang sabi ko nga, dapat binabalansin natin yung ating pagiging pagiging isang Marinduqueño na nagmamalasakit sa mga kababayan natin na umuwi at walang mapuntahan at ito na lang ang kanilang pwedeng maging tahanan, no? Dahil sa hirap ng buhay probably sa lugar na pinagkaipitan nila. Pero emphasize ko din na habang naggumagawa tayo ng maayos na Christian value na yon na magmalasakit sa ating mga kababayan na walang mapuntahan at walang mapaglagyan, no? Mm-hmm. Ay dapat maingat din tayo na ang mga pinagbibigyan natin ganon ay tunay na mga LSI, no? At mga tunay na kababayan natin na naghahanap lang ng kalinga ng ating mga kababayan dito sa ating probinsya. Apo. Doc, thank you po doon sa unang paliwanag na yan. Ano po at gaya po paglilinaw po na inyo pong naibigay na siyempre po tinatanong yan at iniisip siyempre ng ating mga kababayan sa ating probinsya na masolusyonan ano po o hindi po kumalat. So kaya nga nga po may mga batas ano po tayong sinusunod at yun po pagdideklara po kasi ng isang lugar as ECQ pagka isang probinsya ay ang national government din ang nagbibigay po niyan. Ano po? Doc, sa susunod po nating tanong po regarding dito na po sa radius, ano po, nito pong lugar na mga kung saan ay nagkakaroon po ng positibo. Sino po ba ang nagtatalaga po niyan? Yung pong lawak, ano po, na kung saan ay pwede pong ma-lockdown o kumbaga ma-consider as ECQ isang lugar? Actually, no, ang National Task Force Against COVID, no? Mm-hmm. Which is actually ito ay subsidiary body ng interagency task force, no? Tulad for example parang sa kung tutuusin karanggo ito ng iba't ibang ahensya na nag-i-implement at nag-iisip ng mga pulisiya patungkol sa COVID, no? Ay sila yung actually nagdakda noong guideline, no? At guideline noong sinasabi nating zoning containment strategy. Zoning containment strategy meaning sinusona nila, no? Sinuzone nila yung mga different areas in reference dun sa tinatawag nilang tawag dito ah
Go ahead, Doc. Yung tinatawag nila na sandali ha, na critical zone, no? So, i-identify mo muna yung, sa madalit salita, yung guideline, i-identify mo muna yung critical zone. At may definition kung ano yung critical zone, no? So, yun yung istritahiya para hindi mo i-lockdown yung buong lugar. Okay? So, para mailagay natin sa perspective yung discussion. Community quarantine na, no? Asa modified community quarantine tayo. Pero kapag nagtaroon ng mga dumami ang mga kaso, ang terminology para ma-define technically ay ang sinasabi nilang clustering of cases, no? Mm-hmm. Yung cluster of cases. So pag nagkaroon ng cluster of cases sa isang lugar ay tinatag nila yung isang lugar na yon sa different zones, no? Mm-hmm. At ang sentro noong zone na yon ay yung critical zone. Mm-hmm. So ano yung basihan para masabi mo ang isang area ng isang lugar ay critical zone? So para maintindihan na natin, sabihin na natin yung Gasan ngayon, no? Mm-hmm. Yung Gasan sa kasalukuyan ay nasa modified community quarantine. Mm-hmm. Okay? MGCQ. Modified general community quarantine, no? So yung Gasan ngayon nagkaroon ng maraming suspect. Mm-hmm. Okay? Yung clustering ng kaso ay kasama dun sa guideline, hindi lang yung confirmed case, kundi suspected cases. No? Mm-hmm. Pag sinabi mong cluster of cases, it is defined by two or more suspected, probable, or confirmed cases in the same area. No? Mm-hmm. Okay. So, may kadugtong yung guideline actually or within the past 7 days. So, mm-hmm, para for simplicity ng discussion, wag ko munang ilahok yung within the past 7 days. Mm-hmm. At ang gamitin na lang muna nating definition ng cluster of cases ay yung pagdating si area na naaapektuhan, no? Mm-hmm. So, ano ang definition ng cluster of cases? Two or more suspected, probable, or confirmed cases in the same area. Mm-hmm. An area could be a house, it could be a building, it could be a street, it could be a block, at ang applicable sa atin, it could be a purok or it could be a barangay. Mm-hmm. Okay? So, ano ang sabi ng Gasan? Ano? Ang report sa amin ni Dr. Villaruel, okay, mm-hmm, noong Wednesday, no? Ay ito yung sinabi niya na ang, ito yung exact words, no, ni Doktora. Good afternoon po, respectfully informing your good office that we would be implementing ECQ or lockdown due to the following, ano? Mm-hmm. Due to barangay dili, open parenthesis, purok 5, isang confirmed at isang dalawang suspect, no? Mm-hmm. So, by definition, may clustering siya. Mm-hmm. Purok 6, 3 suspects, may clustering siya, by definition. Mm-hmm. Purok 7, 3 suspects, so may clustering siya, by definition. Mm-hmm. In other words, may 3 siyang
clusters sa barangay Dilip. Okay? So, ang barangay, ang isang barangay ay pwede mong madeklara na critical zone kung nagdadala siya ng ganitong definition, no? For simplicity again of discussion, Barangay Dili, I think, falls under the less than 1,000 population per square kilometer, no? So, kung siya, pag magganon ang profile ng isang barangay, ang kailangan lang ay may at least 2 clusters of cases among at least 2 sitios, purok or black, no? At ang Barangay Dili, dun sa report ni Doktora Villaruel, therefore, fits dun sa definition to be declared as a critical zone. Okay? So far, maliwanag? Apo. Okay. So, kung critical zone siya, papaano mo siya bibigyan ng containment strategy? According to sa zoning containment strategy. Okay? Ang area po is 500 meters around the area of the critical zone. So meaning, yung critical zone po na Barangay Dili, dahil critical zone siya, can now be placed under ECQ. At yan po ang basihan, correct, no? Correctly done yun. At yan ang basihan ni Dr. Villaruel at ni Mayor Lim sa Gasan kung bakit dineclare nila yung Barangay Dili as critical zone. So, paano mo hahatiin yung different zones? At ano-ano yung zones, no? Yung critical zone, yung circumferential area niya, no? Yung radius within the critical zone ay gagawa ka doon ng 500 meter around the critical zone. Okay, in all sides, no? Kumbaga. So yung area na yon ay tinatawag mo ngayon na containment zone, no? It is an area na walang kaso pero adjacent to a critical zone. So ang tawag doon ay containment zone, at that area can be placed under modified ECQ. The next 500 meter around the containment zone ay tinatawag na buffer zone. Ang buffer zone, by definition, ay walang kaso pero adjacent dun sa containment zone. Kumbaga, kung susunod-sunurin mo, ano, if you will visualize it, yung sentro, yung core, ay yung critical zone. Ang kasunod na 500 meter around that area is the containment zone. At yung the next 500 meter around the containment zone is called the buffer zone. At yan ay nilalagay natin sa different community quarantine protocols. Yung critical zone can be placed under ECQ, no? Yung containment zone can be placed MECQ, at ang buffer zone can be placed as GCQ. At may corresponding guideline kung ano-ano yung galaw natin sa mga different categories ng community quarantine. Okay? Outside the buffer zone is yung areas, of course, na will remain under the modified GCQ. Na karamihan ng ating areas ay under the modified GCQ. Ito rin yung prinsipyo na ginawa dati sa Barangay Laylay, kung matatandaan nyo, no? Noong nagkaroon tayo ng kaso sa Barangay Laylay.
So ito, yung prinsipyo at basihan ng galaw ng mga munisipyo. Dok, okay? Ito lang po kasi din yung tanong ng ating mga kababayan. Ano po? Kasi alam po natin yung particular na lugar na apektado po ngayon ay sentro po ng Kalakalan, sentro po ng pamilihan, ano po, ng ating mga kababayan. So alin-alin po ba yung mga establishmento na ina-advise na talagang bukas? Kasi kung matatandaan natin, no, ang ating probinsya ay nasa ilalim po ng ECQ, ay may mga pinapayagang establishmento. So paglilinaw lang po sa ating mga kababayan para maintindihan po nila na may mga pinapayagan pa rin kahit po nasa ilalim po ng ECQ yung isang lugar. Yes, of course, no. So ang mas malinaw siguro kung i-identify mo kung anong klase yung establishment, no. Mm-hmm. Kasi remember, no, ang number one point ko, mm-hmm, is this is just a guideline. Mm-hmm. At malinaw sa AITF guideline, no, na as long as na you are consistent at wala kang sinasalungat na guideline ng AITF, you could formulate at implement a strategy sa iyong lugar na ang purpose is to contain, mm-mm, this spread ng COVID-19, no? And therefore the local government units are given a leeway to formulate such strategies, no? Mm. So ito nga ay yung isa ay yung zoning containment strategy. So in other words, yung tanong, sagutin yung tanong mo, mm-hmm, na ano ba yung mga establishmento na pwedeng isara, no? Mm-hmm. Alam naman natin na sa pag under ECQ ka ay halos sarado lahat, no? Mm-hmm. At ang pwede mong lang buksan, of course, ay yung mga essential yung mga establishmento that will na kailangan, mm-hmm, ng pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao, no? Mm-hmm. For example, obligado tayo na buksan, for example, yung ospital. Mm-hmm. Kung may ospital dun sa area na yon at nasakupan noong ECQ. Mm-hmm. Obligado rin probably tayo na buksan ang mga pharmacy dun sa within that area. Mm-hmm. No? Obligado din siguro tayo na buksan yung mga pinanggagalingan ng mga pagkain, no? Yung essential food, mm-hmm, ng ating mga kababayan dun sa lugar. And so on and so forth, no? Mm-hmm. So defined naman kung ano yung essential sa mga corresponding guidelines na in-issue ng interagency task force, no? Mm-hmm. At ng iba't ibang ahensya na naatasan para magsagawa noong mga guidelines na yan, no? Mm-hmm. So therefore, may mga hindi naman kailangang isara lahat, especially kung essential goods ang pinag-uusapan, no? At ang pagsasara ay at pagbubukas ay iniwan sa desisyon ng hepe ng local interagency task force. In the case ng munisipyo, ang hepe dyan is of course yung municipal mayor, no? Mm-hmm. Ably assisted of course dahil health yung concern ay by the municipal health officer, at dahil disaster ito ay ably assisted by the municipal disaster risk reduction and management officer noong lugar na yan, no? Mm-hmm. So Doc, thank you po, at least nalinawan po yung ating mga kababayan na nagtatanong ano po bakit mayroong sarado, mayroong bukas na mga establishmento sa nasabing lugar na ngayon ay apektado po nitong COVID-19. So yan ang malinaw na yung po mga essential na mga establishmento o nagpo-provide ng mga essential na products ay pinapayagang magbukas sapagkat ito'y kailangan ng ating komunidad. Doc, dun po naman sa panibagong tanong po natin, yung updates po sa ngayon, dahil may 24 po tayo na nag-positive
Sa ngayon po, ilan lang po yung pong nasa isolation area po natin at meron po ba tayong hinihintay na mga result na mga na test na pinaghihinalaan na meron pong COVID-19? Halos kuan ano? Yung ating dalawang taga-Buwak, no? Mm-hmm. Ay actually pinauwi na sa kinilang barangay, no? Mm-hmm. Ito yung natira dun sa tawag dito sa ating Silungan Center ng probinsya. Okay? Mm-hmm. Yung dalawa, I think, I'm sorry ha, hindi ko matandaan kung kailan magtatapos yung dalawa. Mm-hmm. Pero sa tingin ko, ay patapos na rin silang dalawa. Pero ang alam ko ay lahat sila ay nasa maayos na pangangatawan na, no? Mm-hmm. At kumbaga lusot na dun sa COVID-19. Okay, na complication. So yun ang magandang balita doon. Although kami meeting ko lang kahapon kay Dr. Ancheta na may dalawa kami na suspected COVID-19 cases, mm-hmm, na actually nandun sa Silungan Center ngayon na minomonitor, hindi pa lumalabas, no? Actually, hindi pa lumalabas yung result, mm-hmm, pero pinakiusap na namin actually, no? Sa Regional Health Office na sana matulungan kami na may transfer kaagad-agad yung dalawang pasyente niyan, no? Mm-hmm. Kahapon, wala pa akong update, kahapon, yun ay tinatrabaho pa, mm-hmm, ng PDOHO, no? Yung Provincial DOH Office, na sana matulungan na may transfer. Bakit? Dahil alam naman nating lahat na walang capability pa tayo, ano, dito sa province, mm-hmm, patungkol sa mga critical cases. So hanggat hindi pa pumupunta yung mga kaso sa critical cases at severe cases, then minarapat na ng hospital, no? Mm-hmm. Pamunuan ng hospital, and I agree with that decision, na i-transfer na yung mga pasyente na yan, no? And hopefully magawa ng paraan. Mm-hmm. Ito rin yung sinasabi ko na sana talagang magsikap tayo na ayusin na yung sistema ng hospital, no? Mm-hmm. At improve talaga natin ito para maging tunay na level 2 man lang, no? Mm-hmm. Na hospital. Okay? We are of course level 1, dumating na tayo sa punto na tumagilid pa tayo dun sa pagiging level 1, no? At hanggang ngayon ay may mga deficiencies na tinatry nating i-fulfill para magpatuloy tayong maging level 1. Mm-hmm. Matagal ko nang nasabi yan, no? Happy pa ako ng ospital na sana pag sumikapan natin, no, na gawing level 2 ang provincial hospital sa anumang paraan, no? Mm-hmm. Dahil being an island province, ay wala tayong maaasahan, of course, kundi tayo din. At ito ay nakita natin ngayon, no? Kasi madaling nung gumagawa kami ng policy, yung protocol kung ano ang gagawin sa isang kaso na pwedeng mag-progress from mild to moderate to critical at to severe and critical. Madaling sabihin na okay, yung mga moderate pa lang transfer natin, walang problema. Mm-hmm. At sumagot ka agad-agad ang Regional Health Office na okay, tutulong kami. Mm-hmm. At naniniwala naman ako na lahat tumutulong at ginagawa ang kani-kanilang mga pwedeng gawin, no, para, mm-hmm, matulungan tayo. Pero tanggapin din natin ang katotohanan na kung minsan ay yung kanilang pangangailangan ay nasa asagad din, ano? Yung mga pangangailangan ay mean ng mga tinitingnan natin na pwede nating paglipatan ng ating mga pasyente ay nasasagad din at napupuno din. Mm-hmm. At hindi sila pwedeng tumanggap ng mga kaso from other places such as, okay. Mm-hmm. So ang pinakamagandang gawin
ay talagang i-upgrade natin yung ating mga health kwan, ano, institutions dito sa ating lalawigan. At nasabi ko nga, ako personally, binuhos ko na yung buong buhay ko, buong karir ko dito sa Marinduque. No? Sa totoo lang, Adrian, tinanggihan ko ang greener pastures na nasa harapan ko before. No? Noon, kung nag-desisyon ako, madali. Pwede akong pumunta ng US. At probably, nagkamal ako ng katakot-takot na pera kung doon ako nag-practice. No? Pero sa totoo lang, pinili ko na mag-stay sa Marinduque. Unang-una sa pakiusap na rin ng aking ama na dito mag-practice. No? So, akin nababanggit ko lang yan dahil alam ko na may mga kababayan tayo dito sa Marinduque, no? Na talagang ang gusto rin naman ay makita na one day ay maayos yung ating health system sa buong probinsya. No? At isa na ako doon. At habang nandito pa ako, hindi pa ako nagre-retire kasi nag-iisip-isip na rin ako na kwan na mag-retire at mamahinga na muna, no? Kasi siyempre pagod na rin tayo ng ginugol ko sa medisina sa buong buhay ko na yata panggagamot ng aking inaasikaso ay siyempre gusto ko na rin magpahinga. Pero marami din naman, alam ko, ang mga bata na mga taga Marinduqueño na gustong tumulong dito. Pero ang gusto lang makita nga, siyempre, lahat tayo, lahat ng sektor ay gusto ang kaayusan, no, ng ating health system dito sa ating probinsya. Opo. So, okay. So, yun, no? Opo. So, at Dok, nagpapasalamat po tayo, ano, dahil may katulad po ninyo at iba pa nating mga kababayan na talagang nandun yung kailang puso dito sa ating lalawigan, lalo na po doon sa pangarap na at least maging level 2 itong ating provincial hospital at maging maayos po itong ating sangay po ng pangkalusugan dito sa ating probinsya. Dok, saludo po tayo, ano, sa mga katulad po ninyo. At sana ay dumami pa po yung katulad po ninyo na mayroong malasakit dito sa ating lalawigan. Dok, idagdag ko lang, ano po, nabanggit po kasi ninyo na posibleng ilipat, ano, itong dalawa na suspect, ano po, ng COVID-19 na ngayon po yung naka-isolate dyan po sa ating Kapitolyo or dyan sa area malapit dyan sa may ospital, ano po. Dok, kung sakasakali po, saan po ito dadalhin? Actually, no, sa pag-uusap namin, ano, before, may mga ospital na dedicated para sa Marinduque. Pero siyempre, hindi natin alam, yun nga ang problema eh, kung puno din sila. Noon, nung wala pang masyadong kaso, siyempre ang sagot nila, oo. So, pero I would think na kaya medyo natatagalan. Kasi kung open yun, no, at walang masyadong kaso doon, then probably kahapon pa, o nung nagsabi si Dr. Ancheta, agad-agad na ilipat yon. So, ang iniisip ko, baka wala ring lugar dun sa area na paglilipatan. In-arrange kasi yan ng region itself, no? At sa pagkakalam ko, ang isang tinitingnan is of course ang kuane, no? Ang Batangas Medical Center. Kasi equipped siya for COVID cases, no? Ang Quezon Memorial Hospital, I think, no? Ay hindi masyado eh. And hindi ko lang alam kasi hindi nabanggit 'yon noong time ng discussion. And probably ang rason ay hindi sila declared as a COVID accepting hospital, no? So, ang punto lang dito ay dun sa dahil natatagalan ng konti, palagay ko ay puno din yung mga hospital na dinedicate sa Marinduque during the time na nag-uusap kami ng Regional Health Office. Pero rest assured, knowing the director, Bakilod, ay gumagawa siya ng paraan, no,
para ma-accommodate ang ating probinsya for that particular request. Doc, ito po bang paglilipat na ito ay bahagi po ng epekto nung pag-expose no, itong ating mga health workers dito sa ating probinsya at pag-asara ng ilang tanggapan ng ating provincial hospital? Hindi naman, no? Actually, yung exposure is tinitingnan ko yung puntong ito doon sa nangyari doon sa namatay, no? Kasi di ba yung namatay na-admit doon sa provincial hospital. At namatay nga after 5 days, no? Yung pasyente natin. Okay? So, kumbaga, ayaw na nating maulit yung insidente na maghihintay pa tayo maging critical yung condition noong pasyente bago tayo magdesisyon na ilipat. Kasi sa totoo lang, wala tayong capability at wala tayong area. Level 1 tayo sa ngayon. Niwala tayong ICU na pwedeng paglagyan ng mga pasyente na critical. Critical at severe, no? So at palagay ko hindi tayo allowed in the first place to treat severe and critical cases ng COVID. So tama yung decision na yan, no? Na kumbaga kung suspected mo yan talaga ay wag mo nang intayin. Sabi ko nga clinical ang gamit natin ng transfer. At yung pang isa na dahilan, dahil yung usapan dapat COVID positive na talaga. Pero ang sabi ko nga, yung turnaround time ng result kasi napakatagal. At hindi rin naman kagustuhan at hindi rin naman kagagawan ng mga taga Marinduque yung turnaround time. At naiintindihan naman natin yan dahil sa dami nga ng kaso sa Metro Manila. So, having said that, sabi ko nga kahapon, hindi dapat maging basihan na dapat iintayin mo pang maging confirmed yung resulta bago ka umaksyon sa isang kaso na talagang pinagsususpetsahan mo na COVID positive case. Kasi ito yung nangyari noong namatay, no? Remember case number 21? Ano namatay? Ito ay highly suspected ng isang clinician sa Marinduque Provincial Hospital. At pinipili talaga niya, no, na actually i-transfer ka agad sa COVID facility yung pasyenteng ito. Pero nga, inabutan ng pagkamatay. At unfortunately din, lumabas yung resulta after ng death. Kaya diba, nagkagulo tayo doon, no? Ang daming na-quarantine sa ospital, 27 yata or more, no? At napilitang isara pa yung dalawang ward because of this particular incident. So the provincial hospital have learned that lesson, no? And I agree doon sa decision ngayon nila na wag nang intayin na magkuan ano, na moderate or even critical or severe yung kaso. At kung talagang kumbinsido sila na COVID case yan, ay ilipat ka agad-agad sa isang facility, especially kung vulnerable yung pinag-uusapan natin. Kasi yung namatay is actually a senior citizen, may diabetes at may hypertension. Doc, excuse so lang itong po, dalawang ano kasong ito na inoobserbahan ngayon at pilit na nililipat ng provincial, I would think na fall under the same category. Doc, kasi nabanggit po ninyo na ililipat nga ano, yung mga pasyente natin. Sino po ba yun? Yung po ba yung nakakitaan ng severe or paano po yung mga kabayan po natin, yung mga unang naging pasyente na naka-recover naman, hindi o mga asymptomatic, ano po? Sila po ba ay kinakailangan pa rin ilipat sa ibang ospital na wala sila o sa labas ng ating pong lalawigan? Okay. Hindi naman, no? Hindi naman. So, to put it in proper perspective again, no? Yung mga kaso kasi natin na nakita before are all mild. Okay? At sana po wag namang matakot tayo dito kaagad. No? So, those cases were mild. After the death noong case number 21 from Ugpog, no? Na namatay,
tapos turned out to be COVID case. At kung makikita mo ang bilis ng death eh. Mm-mm. Na-admit siya ng September 1. Actually, na-swab siya ng September 5. At namatay kinabukasan. No? Mm-mm. So the swabbing was done when probably yung manifestation eh, lalong tumitibay na COVID talaga siya. Mm-mm. Okay? So, 6 days yan. Napakabilis. Mm-mm. That falls dun sa category ng cases na nakikita natin sa Metro Manila, sa Wuhan noong una, na ang bilis ng course niya. Mm-mm. 6 days after patay. Diba? So, yun ang isang tinitingnan namin sa ngayon. Kaya nga, yung mga paghigpit ng mga munisipyo, ako for one, I agree on that. No? Mm-hmm. May mga nagki-criticize dyan na overacting. Mas maganda pong maging overacting na tayo kaysa sa maraming mamatay dito sa Marinduque. Mm-hmm. Okay? So, yung profile na nakikita natin noon before, na palagi kong sinasabi na huwag po tayong mag-alala dahil okay ang Marinduque. Okay? Remember that statement of mine? Mm-hmm. Eh, medyo may sabit na kapag nagsasalita ko. Mm-hmm. Okay pa rin tayo relative sa Metro Manila, for example. No? Pero nakakakita na tayo ng mga simptomas mga red flags, kumbaga. Mm-hmm. At ang isang red flag na nakikita ko ay itong ang tagamugpog. No? Mm-hmm. So, matter of fact, ito rin naman ay pinaalam na rin namin, no? Na pwede ko nang ipaalam din sa lahat. Mm-hmm. We are looking at the clustering of deaths, no? Sa isang barangay sa Mugpog. Mm-hmm. At ito ay yung barangay na pinanggalingan ng case number 21. Mm-hmm. Doon sa barangay po kasing yun, may 4 na sunod-sunod na namatay, although karamihan sa kanila ay may mga sakit. So ang akin ay, again, may mga sakit, they fall under the vulnerable group, kumbaga. Mm-hmm. So, nung tinignan namin yung data, Thursday, pumutok yung clustering sa magandang mata ng aking napaka-husay kasi noong although pagod na pagod, mm-hmm. napansin yan nung team ko sa PESU, no? Mm-hmm. Yung surveillance team namin. Actually, ang nakapagsabi, to be honest with you, mm-mm. ay isang COS, contract of service, na empleyado ko. Mm-mm. Sa PHO. Sinabi niya, boss, bakit sunod-sunod? No? So, tiningnan ng aking surveillance officer, si Michelle, Miss Christine. No? At sabi niya, Doc, mukhang may punto si Gio. No? I'll tell you the name, Gio Mulbog. Mm-hmm. No? May punto si Gio at may 4 na patay. So pinatingnan ko, tingnan mo nga. At ang sabi niya, mukhang may sense yung question niya. Mm-hmm. Na pwede ba? Na baka pwede kaya, sir, na ang dahilan nitong 4 na ito ay COVID? Mm-hmm. So pinatingnan ko sa kanya, magkakadikit ba ito? Isang barangay. At mm-hmm. nakausap ko si Bukal Angeles kagabi, mm-hmm. dahil may tinanong siya at sinanggunay siya na tanong patungkol sa mga tao na nangangailangan ng opinion na yon. Mm-hmm. Ay sinabi rin niya na Dok, totoo. Actually, kali lang ang pagitan ng ilan dyan. No? Mm-hmm. So, sabi ko, Bukal, kasi may meeting po tayo ng Tuesday. Mm-hmm. At ang sabi ko nga sa kanya, buksan natin yung topic. Mm-hmm. for brainstorming nating lahat. And finally, baka gawing research material, hindi lang para for research purposes,
kundi para maka-acto tayo ng tama, no? Mm-hmm. Dun sa lugar na yon, primarily. At matuto tayo dun sa area na yon. At may apply natin yung mga dapat i-apply sa iba't ibang lugar dito sa Marinduque. Mm-hmm. Okay? So, balik ako dun sa pinanggalingan noong statement kong ito. Ano? I agree dun sa mga lockdown na ginagawa ng mga health officers at mga municipal health mayors sa iba't ibang lugar. Mm-hmm. Ito rin kasi yung position namin sa provincial government. No? If you will remember yung unang kaso sa Torrijos, mm-hmm. Diba ang desisyon kagad ng ating mahal na gobernador ay i-lockdown yun. Mm-hmm. Tiningnan din yun ng ilan na OA. Pero sabi ko, I am one for that. At sabi ko nga kay sir, okay sir, I 100% agree with you na kailangan nating mag-istrikto dun sa mga ganyang sitwasyon. No? Mm-hmm. At probably itong galaw nating ito na ginawa ng mga concerned officers and officials ng ating probinsya ang naglalagay sa atin hanggang ngayon, no? Sa pagiging pinakamaganda so far sa buong Maymaropa. Sa ngayon po, ngayon tayo ang pinakamalinis, no? Pinakakaunti ang kaso, pinakakaunti ang active case sa buong Maymaropa. At ito po ay dapat nating ipagpasalamat hindi lang sa mga health workers, kundi sa lahat ng tao dito po sa ating lalawigan, no? Mga barangay officials should be heard, na alam ko pagod na rin, no? Ang palagi ko ang sinasabi sa aking opisina, ang trabaho ko mas magaan sa inyo. Okay? Policy tayo, probably umaandar yung utak ko. Pero yung pagod talaga na naging dahilan, no? Sa akin, ito ang punot dulo kung bakit nandito tayo. Yung ating mga frontliners. No? Sabi ko nga, hindi pa ako eh. Ang dapat nating pasalamatan talaga ay yung mga nandun sa barangay. No? Yung mga nandun na nakikasalhabilo mismo dun sa mga COVID patients. Okay? Yung katakot-takot na risk eh, ang inaabot nila. Hanggang dun sa mga tao natin sa provincial hospital at sa iba't ibang hospital ng Marinduque. Yung mga pulis natin na nagtatrabaho. And of course, sinasama ko rin naman yung aking grupo dyan. No? Yung mga taga-PHO, mga municipal health officers, at yung mga respective LCEs natin sa buong lalawigan. Concerted effort po ito at pakikipagtulungan ng ating mga kababayan, ating mga tao mismo sa ating kabaranggayan, no? Kung bakit nandito tayo. So maulit ko lang, no? Bumalik ako dun sa sinasabi ko kanina, may nakikita na po kaming red flag. Tingnan namin yung clustering of death sa Mugpog, yung pagkamatay ng case number 21 sa ospital, not 6 days ang course ng noong clinical course niya. Okay? Red flags na po yan na dapat magkumahog tayo at tingnan, matusi at maayos yung ating sitwasyon dito sa Marinduque. Kahit na tayo is remain as the number one as far as containment and prevention ng COVID-19 sa Maymaropa. So, okay? Doc, yung bang barangay na yan ay possible na i-lockdown na rin? Ano po bang status ngayon yung lugar na yan ng ating namatay dahil po sa COVID-19? Hindi ko alam kung ano ang ginawa. Pero may nabalita ko na ila-lockdown yung certain areas ng Mugpog. So, ang latest case naman natin doon is yung case number 21. So, I think ito dyan doon. And probably, yung barangay na yan. No? Hindi ko pa, kasi nung nag-uusap kami kahapon doon sa meeting, gusto ko sanang tanungin si Dr. Muhi. Pero si Dr. Muhi kasi hindi na nakausap namin dahil choppy yung kanyang kasi naka-zoom kami at sabi yung kanyang microphone na gamit. So, hindi kami nagka-pag-usap. Pero rest assured na alam na niya yung gusto naming patingnan. No? At sabi ko nga, pakitingnan na baka talagang may tunay na clustering of death
At kung meron, at if we could draw a hypothesis na would the clustering of deaths na nakikita natin could be COVID related, yun ang hypothesis eh. So, kung mag-agree si Dr. Muhi doon, may isa-suggest ako na strategy para more or less makadraw tayo ng mga pag-aaral at conclusions sa pwede nating magamit para ma-enhance yung ating system patungkol sa prevention and containment ng COVID-19 dito sa ating probinsya. Mm-hmm. So hopefully, ma-discuss yan ng Tuesday. No? Mm-hmm. Ang intention ko sa Lunes, we will go sumugpog to personally discuss with Dr. Muhi yung iniisip po ng PHO at kung agree siya dun sa opinion namin, then ilalatag namin ito sa meeting ng Tuesday na pinatawag ni Governor, no? Mm-hmm. Dun sa Interagency Task Force ng probinsya. Sa Tuesday yan, Adrian. Apo. Sige, Dok, at dapat, nakikipag-ugnayan po kami. Apo. Sige, Dok. Apo. Hihingi po kami ng mga updates niyan dahil medyo talagang medyo interesado po kami na malaman yan. Lagay po na nabanggit nyo about red flag. So, siguro para po sa kapakanan din ng ating mga kabayan na panahon na siguro ngayon, ano, hindi po para tayo po ay kumbaga maging isigulaki ano po sa sitwasyon po natin ngayon ay maging mapagbantay at sumunod po tayo, lalo po tayong sumunod ngayon sa mga patakaran ng ating pong kinuukulan. Doc, thank you po sa pagkakataon at baka may mensahe pa po kayo sa ating mga kababayan. Iyon dati lang, no? Mm-hmm. Dapat sumunod lang tayo dun sa health protocol. Mm-hmm. Ang lahat naman natin, ang pinagagawa natin, actually, bottom line, mm-hmm. ang pinakang core nito, health protocol. Mm-hmm. No, wearing of mask, yung face shield, washing of hands, etc. Na alam ko naman, kabisado nating lahat na. No? Opo, at syempre, yun lang, no? So, maging alerto po tayo. Tayo po ay magkampante despite ng mga red flags na sinasabi ko. At tingnan yung mga information ng mga ng masuse. Mm-mm. At kami naman po, rest assured sa aming parte, no? Yung lahat kabuuhan ng health system ng buong Marinduque ay nagtatrabaho po at ginagawa ang kanilang dapat na gawin at kayang gawin para po mapangalagaan yung kalusugan natin, no? Patungkol especially sa COVID-19 dito sa ating Marinduque. And lastly, syempre, nagkapasalamat ulit ako ano sa inyo, mm-hmm. Sa media. Dahil kung wala po kayo, medyo ang daloy ng informasyon mas matagal, no? Mm-hmm. Doon sa mga dapat daluyan at primarily sa ating mga kababayan. Opo. So maingat po tayong lahat at palagi po tayong magdasal, no? At magpasailalim sa kandungan po ng ating Panginoon. Opo. Okay. Thank you, Doc. At ingat din po kayo sa po ng nasa inyo pong opisina. At saludo po kami sa inyo pong mga mabubuting gawain para sa kapakanan po ng ating mga kababayang Marinduque kayo. Magandang hapon po. Ingat po, Doc. At maraming salamat. Okay. At yan nga po ang ating pong panayam sa ating pong Provincial Health Officer na talagang walang pagod. Ano po? Na magbigay ng mga impormasyon, magpaalala sa ating mga kabayan, lalo na po ngayon na medyo talagang, hindi lang medyo, ano, medyo nakaka-alarma ito. Na dumarami, unang-una dumarami, ano po, from matatandaan natin na isa, dalawa, yun lang po yung ating binabantayan. Ngayon, 24. At meron na naitala tayo na kauna-unahan na namatay dahil po sa COVID-19. At yan nga ni po ay sabi nga ni Doc ay napakabilis. Ano po, halos 6 na araw lamang ay binawian na po ng buhay. At ngayon, binabantayan po ang lugar o barangay ng nasabing kababayan po natin na namatay dahil sa COVID-19. Dahil nga ni po sa sunod-sunod na pagkamatay nung po mga iba pa po nating kababayan sa nasabing lugar. Pero sabi nga ni Doc ay ito po ay iniimbestigahan. Ano po? Sana naman po ay wag nating i-judge din. Ano? At sabihin na yan lahat ay COVID-19.
So, ganyan po ng paalala, patuloy po tayong sumunod sa mga protocol. Sundin natin yung pong pinapaalala sa atin ng ating kinauukulan para po masugpo natin, hindi man natin totally mapigilan eh, kahit po papaano po ay malabanan natin itong COVID-19. Ano po, medyo issue po ngayon sa mga kababayan po natin, kabukas pa lang po ng kanilang Facebook page. Issue po ngayon, yung pong patungkol nga ni po sa pagdating ng ating mga kababayan na LSI. Alam po naman natin na kababayan pa rin po natin yan, taga rito yan, na kinakailangan din na makauwi dito sa ating probinsya. Kaya lang ang nagiging issue po ngayon ay yung pong pagpasok po nila dito sa ating lalawigan at kung mayroon baga mga bagong patakaran para mas sure na sila po ay hindi po mga carrier nito pong COVID-19. Sabi nga ni Duke na pagilinaw sa ating pong national government pinapayagan doon sa batas na ng Hilas 1 na pinapatupad naman ng IATF bilang siya po ang ahensya ng ating pambansang pamahalaan ay pinapayagan po makauwi ang mga LSI sa kanya-kanyang mga probinsya. Kanya lamang po, may pangilinaw din binabanggit kanina si Doc, na ang mga LSI ay yung mga stranded. Stranded nating kababayan sa mula sa iba't ibang mga lugar, na talagang lehitimong taga Marinduque. Pero yung mga pabalik-balik po na hindi naman taga rito ay sabi natin hindi LSI. Kailang hindi natin naitanong kanina paano po yung mga naghahatid ng mga essential goods, paano po yung mga protocol. Siguro yan ang mga lilinawin natin sa susunod nating paghahatid po sa inyo ng mga updates dito po sa COVID-19 sa lalawigan ng Marinduque. At yung patungkol po sa Apor, medyo talagang issue po yan dahil may mga talagang pinapahintulutan dahil kung hindi na po sila papayagan, medyo yung iba po mga function ng ekonomiya, function ng mga pamahalaan o bahagi ng ating pamahalaan, medyo maaapektuhan. So siguro para sa akin po personally, ay maganda po dyan ay medyo higpitan lang siguro yung pong protocol patungkol po dun sa medical. Siguro mas maganda sa kabila pa lamang, naka-rapid test na. Rapid test na ang hingin, hindi po medical. Kasi medical, pagka titingnan lang kung mayroong kang lagna, tatanungin ka lamang, okay na. Pero kung yan ay rapid test, talaga makikita yung latest na estado ng ating pong kalusugan. Hindi man totally na masasabing 100% masasabi nating may COVID yung tao magka-positive sa rapid test. Pero kahit na paano po, alam po natin kung sino yung tututukan. Sino po yung babantayan pagdating po sa ating lalawigan ng Marinduque. Hindi yung iba natin mga kababayan, parang sabi nga ni Mayora kanina, ay nagbabakasyon lamang po sa ating probinsya. Na parang, sabi nga ni, ay hindi po pinapahalagahan, isigulaki. So yun po yung mga issue sa ating probinsya at dyan naman po sa bayan po ng Gasan. Sa ating mga kababayan nagtatanong, bakit po may mga establishmento na nakasara, particular dyan sa Barangay Dili, na nakakasakop po sa pamilyang pambayan ng Gasan. Linaw rin niya ni Doc kanina, sabi din po ni Mayor, bago po si Doktor, na naka-lockdown po yung pong mga in-identify kanina, nabanggit ni din ni Dr. Jerry ng PHO, yung mga ipinasa kayo sa kanilang mga lugar ay naka-ECQ at naka-GCQ naman o MGCQ. GCQ. Kasi pagka po MGCQ ay mas mababa po. So, kaya kanina pagpunta ko po sa palengke, may mga nakabantay din po. Although, pinapayagan po yung function, nung ilang mga establishmento, especially yung mga essential goods, o yung mga tindahan na nagbabenta ng mga essential goods, gaya na po ng pagkain, gamot, yung mga drugstore, ay inapayagan naman po kung yan mo na nasa ilalim po ng ECQ. Kaya lang ang ating paalala sana, sa mga kababayan natin personally, ako po'y umaapila sa aking mga kababayan dyan po sa bayan po ng Gasan.
sana naman po ay sumunod po tayo dahil habang tayo po ay lumalabag, eh lalo pong humihigpit at lalo naman pong nalalapit po tayo sa panganib ng dulot ng COVID-19. May mga nagatinda kayo na dyan, walang face shield. May face mask nakalagay sa baba. Eh, pagpasok ko, parang ako ang napapahiya kayo na ako ang naka-face shield at saka naka-face mask. Yung iba nating kababayan ay parang ordinary lamang. Eh, tandaan natin, yung palengke dyan, kalsada lamang po ang pag-itan doon po sa lugar na critical zone, ano? Although talagang wala pa naman po nag-pruweba na ang COVID-19 ay airborne, pero iba pa rin po yung nag-iingat. At ang panawagan ko rin sa aking mga kababayan dyan sa Gasan, sana naman po, eh wag naman tayo kaagad-agad humusga. Ano? Sino ba may gusto na magkaroon ng COVID-19 at ang lugar natin ay magkaroon na may mga positibo? Kung may mga ilan-ilan po na matitigas ang ulo, eh sana naman wag naman nating lalahatin. Ang kailangan natin ngayon ay pagkakaisa, i-comfort yung mga kababayan natin na nakakaranas itong COVID-19 na ito, at ipagdasal. So, sa lahat po ng ating mga kababayan, muli po nating ipinapala sa pamamagitan programang ito na sa panahon natin ngayon, kinakailangan tayo maging mapagbantay, unang-una sa ating pong sarili, at tayo po sumunod sa mga patakaran ng ating pamahalaan. Sabi nga ni po, ay daig ng maagap ang masipag. Health is ano daw po ang kalusugan? Wealth, kayamanan. Muli po kami pinagpapasalamat ano po at salamat din po sa nagsipag-like at nag-share nitong ating pong programa. At ito po ang balitaan sa sentro ng Pilipinas. At ako po ang inyong naging tagapagbalita ngayong hapong ito sa ating COVID-19 episode o COVID-19 updates dito sa ating lalawigan ng Marinduque. Sa pangalan po na ating mga kasama sa technical side, sa Tino Lodorena, ating mga kasama sa Marinduque News, Mark Ola, Kyle Bunyag, at ng ating kapartner, ang pinuno po ng Provincial Information Agency ng PAA, Marinduque, Sir Myong Mataak Jr., sa Marinduque News Community. Ako po ang inyo pong kababayan, ang inyo pong tagapagbalita, Adrian Rosales, mula dito sa silid pambalitaan ng Marinduque News Network. Magandang gabi at isang malusog na gabi sa bawat isa sa atin. Nag-iingat po tayo palagi. Salamat!